Yun na yung Okay. sinasabi ko eh. Ngayon lang magpapa-accept kung kailan. Sorry, Joseph. Recorded na to. Okay, so 70, 70 pa lang, nasa na yung iba, alas 6 na. So, saan na nagpapa-add? Sige, ngayon lang. Haba ng oras natin kanina. Ilista nyo na yung mga concerns nyo para mamaya, diretso na yung pagtatanong. Pwede bang pag-raise hand yung mga tapos ng activity nila, activity 2 and exercise number 1? Na pala nila oh. Tatlo pa lang nakatapos. So exercise 1 pa lang. Sige, sige. Ngayon lang magpapa-approve tong mga to. Lahat ba nang nandito yung 130 ano? Member din dito sa Facebook chat na pang ano, lahat ng first year. Nasaan na yun? Ito. Sinong hindi pa member dito? Jeric, baba mo na yung kamay mo. O si ano daw, Sherwin Panela, hindi pa daw dito, ano, anong section ka, Sherwin? 1B po, sir. O, mga 1B, paki-add nyo naman yung mga classmates nyo. Sige lang, itaas nyo lang yung mga kamay nyo para may add kayo.
Yung hindi pa naka-add sa Facebook chat ng ano, yung general Facebook chat for lahat ng first year na AutoCAD. Kakagawa lang yan ngayong hapon. Sino yung mga hindi pa naka-add dyan? Paki-raise yung hand para may-add kayo. Tapos pag nai-add na kayo, tanggalin nyo na. Leaders, please add them. Then, pag na-add naman, kindly remove nyo na yung raise hand kayong mga ano students na nai-add na. No update so far. Wala pang nag-add. Paki-add naman sila, please. Yung hindi pa naka-add sa GC. Yan, sa Facebook. Ay, malulubat na ako. Enrique Rivera. Hindi ka pa rin nila inad? Hindi pa po. Grabe naman kayo. Hindi nyo mahal yung mga classmates niyo. Janela, hindi ka pa rin nila inad? Hindi pa po. Sherwin, inad ka na. Tanggalin mo na yung kamay mo. Yung friend ni Janela sa Facebook, paki-add naman siya. Meron na po, sir. Remove mo na agarod, naning. Okay, so siguro mga ano na yun, kulang-kulang 140. Kulang pa rin. Ewan ko kung bakit hindi na-add yung iba doon. 98 pa lang kayo, tulog pa naman yung ibang nasa Facebook ata. Sir, si Harrison hindi daw po makaka-attend po. Sino, sir? Si Harrison Villanueva po, sir, kasi nakikiconnect lang daw po siya sa barangay, sir. Sige lang, recorded naman ito, 7 minutes 56 seconds. I-upload ko to sa YouTube mamaya after ng discussion namin. Para yung mga hindi makaka-attend. Accept daw. Walang pending request. Sino yun? Si Louis. Wala namang pending request. Unless mag ano ako. Ito dyan. Kaya nga kanina mag-join na ako eh para yung mga technical problems na ganito ma-prevent natin. Wala, walang pending request. ID number. So, isa-isain ko yan. Tayo dyan. Open pala. So, sorry, Joseph. Ito na nga ba? Dito tayo magtatagal.
Okay na ito itong si Justin ah. Okay na yan, Justin. Ba't nagpad ulit? Okay na yan. Or member naman na. 134. 134 pero ang online ay... O3. Nako. Dami pa rin hindi online. Siguro sa recording na lang magbabase ang mga yan. 6:15 mag-start tayo para may 4 minutes allowance. Kumusta yung ano? Para ma-ano ko lang. Gawa muna ako ng listahan ng concerns para alam ko kung ano yung i-discuss ko. Ay, I need some pen. Okay. Concern. Magtaas ng kamay. Gusto magbigay ng concern. Anong problema dun sa exercise number 1 saka activity number 2? Ba? Huwag na tayo mag-meet. Wala pa lang problema. Sige na. Sir. Oh. Sir, meron po akong question, sir. Oh. Di ba po ang size po ng papel po natin is 8.5 by 11 po? Ano pong klase yun, sir? Kasi po ang nakikita ko po doon may arc, blade, A, arc, mga ganun-ganun po, sir. 8.5 by 13 ang normal. Pero sa Philippine size yon ng, if you're not aware, yung size ng 8.5 by 13, yun yung Philippine size ng ano natin, ng legal or long common band. Pero as you notice sa ating default settings ng mga printers, wala tayong 8.5 by 13. So ang ginagawa ko, ini-install ko yung driver ng printer, tapos gumagawa ako ng printer and devices, open mo yan, hanapin mo yung printer mo na naka-install. So dapat naka-install yung kanyang driver. So kung ito yung driver niya, punta ka sa manage, preferences, and then punta ka sa paper source, so select kung, kasi ito sa ano na yan, depende sa printer mo. Pero ito, kung mapapansin mo dyan, walang default na 8.5 by 13. Pero ito ako ang gumawa niyan. Mag user define ka, tapos inches 8.5 by 11, that is I believe A4. A4 ba yan? O yan short, yung, sir. Short. Short. Okay, sir. So that is the short open band. So gawa ka ng 8.5 by 13, user define, palitan mo yan, PH long. Anong advantage ng ginawa mong yan? Hindi ka na paulit-ulit na, kunwari, every time na maggagawa ka o magpiprint ka, hahanapin mo lang yung ginawa mong yon sa settings mo ng printer. Nandun siya.
Dito pala sa paper size, layout, size. Dapat naka ano to eh. Naka close muna, open new document na lang. Oh, ano yung tanong kanina? Sige lang, tuloy nyo lang. Sir, wala pong recording. Hindi, meron yan. Huwag kang mag-alala. Ayan o. Sa Teams, wala. Pero, ito ang ginamit kong recorder, yung Camtasia. Kasi ang mangyayari, hindi ko rin lang ma-share yung sa Teams. Naging problema namin yan sa 1C. Hindi ko siya ma-share. Lately lang, nung nalaman ko, nung last sem ata pwede pa, ngayon dinisable ata nila. Lately lang nalaman ko sa MIS kay Sir Bernesca na ano, na kailangan i-download mo yung video from Teams and then i-upload mo na lang sa third party software o kaya website such as YouTube para yung YouTube link na lang yung i-share mo sa ibang sections. Ganun daw ang practice na ginagawa daw nila. So, matrabaho. Hindi siya... So pag gumawa ka noon ng customized paper size, supposedly pag nag-plot ka, hanapin mo din dito 'yon. Or kung may user define, mag-user define. Pero PDF kasi ang kailangan mo eh. Makokontrol mo pa rin naman yung size properties. Yan. Nasusundan niyo yung ginagawa ko? Legal, kung wala kang ibang option, legal, 8.5 by 14. Okay? Add. Ito pala, pwede palang mag-custom dito eh. Ano, 8.5 by 13. Oh. Form name, PH long. Okay. Sir, paano po kung walang nitro? Yung may... Anong meron sa inyong common? Microsoft Print to PDF. Hanapin natin. Microsoft Print to PDF. Ito ba? Iba to eh. Ito. Yes, sir. Properties. Custom properties. Advance. Legal. Yan. Legal. Pero kung meron kayong printer na naka-install sa computer nyo, ang piliin nyo yung printer. Kunwari ito, ang naka-install sa akin, Epson. L1455. Nasaan si L1455? Ito. O, custom paper size. PH long. Ayun. 8.5 by 13. Naka-MM lang kasi yan. Pero yan yung kinustomize ko kanina. So kung mayroon kayong naka-install na ano nyo, na printer sa laptop nyo, kung may sarili kayong printer, ganun yung gawin nyo. Una, type nyo, printer. Ayan, so lalabas yan. Sa Windows 7, printer and devices. Tapos hanapin nyo yung default printer nyo rito. Kunwari yan, no. Tapos manage, printer preferences. Tapos user defined. Okay? Gawa na lang kayo. Para hindi na kayo paulit-ulit na magsiset. Meron, minsanan na yon kahit sa Office, sa Office packages such as Word, Excel, PowerPoint, meron na kayong default profile na pipiliin na lang. Nasa selection na siya. Hindi na kayo mag-e-effort na
Paggagawa ulit ng ano, walang wala kasing 13 talaga dahil universal yung ginagamit nila na size ng papel. Ito, hanapin nyo, PH long. Di ba nandoon na siya kaagad, PH long, hindi na ako gumawa dito sa specific document or Excel file. Okay na, na meron pa tayong problema sa size ng pagpiprint. Ilan na kayo? 104, parang hindi na mag-i-improve yung number nyo dito sa attendance. Oh, sige ha, mag-question kayo. Hindi naman ako galit pambira itong mga taong ito. Ako yung nagtatanong. Walang... Magtatanong. Walang magsasabi ng gusto nilang tanongin. Tapos pag sa chat, gustong-gusto nyo mag-chat ng tatanungin. Akala ko ba may tanong? Namimiss nyo lang ata ako eh. Sir, po. Joke lang. Sir, yung sa amin po, ano, 1C po, di ba naggawa na po kami ng exercise 1 po? Yung mag-turn in pa rin po ba kami ng ano pa, isang ganun pa po, dun sa pag-uploadan? Kung natapos nyo na yung exercise 1, no need. Kasi ang nangyari, huli ko kasing naibigay dun sa ibang section yon, gawa ng, ang schedule ko kasi sa pagtuturo ng AutoCAD, Thursday, Friday. So, ang Thursday ko, morning, 1C, afternoon, 1B, and then 1A ang pang Friday ko. So, mostly, pag wala talagang task, seminar gagawin o utos, namimit ko talaga kaagad yung 1C. So, parang ang nangyayari, supposedly, yung recording ko ng 1C, pwede ko nang ibigay yun sa 1B and 1A. Pero, baliktad ang nangyayari, gawa nung meron kaming seminar ng Thursday morning, na-meet ko ang 1B ng afternoon. Eh, hindi ko pa naibigay yung exercise sa kanila, kaya ganun yung, ano, yung setup. So, hindi nyo na kailangan i-upload kung tapos nyo nang na-turn in lahat yun. Pero na lang, kung may hindi pa nakapag-turn in, sige lang, ihabol nyo. Okay na ba, Trisha? Opo. Sir, may tanong si Ian. Yan yung ayaw ko eh, yung may tanong si ganito, may tanong si ganyan. Eh, kung alam nyo na yung itatanong, sige, ano yung tanong niya? Cedric, may tinatanong ka rin kanina. Sir, yung ano po ba, yung sa units po ng area na nalagyan namin, sir, ano, square millimeter? Sige, para uniform, millimeter square. Since millimeter naman yung unit natin, so sige lang, millimeter square. Tapos, ano po sir, ilalagay pa po yung ilang decimal point po sir? With regards with the decimal point, para ma-advance info na rin kayo, pinakamagandang decimal point na ginagamit lahat, pati sa mathematical subjects, is 3. 3 decimal points, kahit sa mga solving. Hindi po sir, hindi po. Patapos ka na, Cedric. May pinakita ka ng trabaho sa akin eh. Sino yung magtatanong, Trisha? Awanin. Sir. Pwede daw po bang pare-pareho daw po ng sukat? Pare-pareho daw po kami ng sukat? Yung mga batang to, pasalamat kayo, naka-recording tayo ha. Siguraduhin nyo lang na hindi kayo nagkopya, hindi naman ako yung lugi. Okay lang, bahala kayo dyan. Wala naman ako magagawa. Practically speaking, kung pare-pares kayo ng sukat, ibig sabihin, lalo na kung kahit hindi naman kayo nagkopya, kung tama naman talaga yung ginawa nyo, may probability talaga na magkakaparehas kayo ng sukat doon. Ang piniprevent lang natin doon, yung tendency na you are comparing your answers and then matetempt kayo na oo nga, pwede nang magkopyahan kasi pare-parehas naman yung output niyan.
So, pag nagkopyahan kayo, hindi ako yung lugi, nagsasahod pa rin ako. Instructor pa rin naman ako dito. Ano pa yung advantage sa akin nun? Hindi ako, sa learning, hindi naman ako yung lugi kasi supposedly kayo yung nag-aaral during this time. And kayo yung magte-take pa lang ng board exam. So, sa lahat ng subjects nyo, hindi lang sa akin, kung meron kayong ninja mobs na ginagawa, hindi kami yung lugi. Kayo yung lugi. So, siguro you got my point sa ibig ko sabihin. Klaro ba yun sa lahat? Yes, sir. Yes, sir. Paala kayo dyan. Gusto nyong magkopyan. Gusto nyong tulungan yung crush nyo. Ako nang gagawa niyan. Madali lang yan. Madali nga lang yan. Sir? Ano pong pinagkaiba ng... Ano pong may size po ba yung scale? May nakalagay doon. Scale factor. 1.3. Sige po, sir. Sir, ano nga po yung sinasabi niyo sir kanina sa GC na ano na sa left yung original tapos sa right po yung scale. Okay. Hindi ko alam kung sino na yung isang nakatapos. Aha. Ito, nasaan na ba yung ginagawa ko? Okay. So, kung ito si original, tapos mag-i-scale kayo, ay, una i-copy nyo muna to. Ito yung original. Okay? Copy. And then, ito yung i-scale nyo. Ngayon, ang gawin nyo, ito yung i-scale nyo ng scale factor na 1.3. Pero, ito yung original nyo. Ngayon, lahat ng, di ba ang sabi ko sa inyo, lahat ng mga ginagawa nyong activities, ilalagay nyo yun sa isang folder. Nasa sa inyo kung gagawa kayo ng folder sa documents, sa desktop, o kung saan man, kung gusto nyong gumawa dito mismo sa desktop para mabilis hanapin, pwede. I-save nyo doon yung soft copy nyo na may dalawa. Ngayon, during your printing sa activity na yan, i-print nyo na lang yung dalawang yun. Kasi hindi naman kasya sa coupon band yung dalawa. Pag pinagsama nyo, pangit ang lalabasan yan. So, this is separate PDF. Pero pag gumawa kayo ng PDF niyan, ano ha? Sayang kasi wala kayong nitro eh. Kung may nitro kayo, kung for example, nasa isang folder yan, tapos, dapat PDF na lang eh. Sige, gawa na lang tayo para meron tayong ano lang. Hindi ako parang, para mas magets nyo. Realistic siya. So, kunwari, yan yung isang PDF nyo. Ito, itong ginagawa natin dito, additional knowledge na lang, no? Applicable na rin ito sa magiging trabaho nyo soon kung encoding skills, o meron man akong may impart sa inyo kahit pa paano. Aside sa AutoCAD. So, yan yung isa. Close na natin. Kaya very powerful tool ang Nitro. Gustong-gusto din gamitin ng mga instructor ito. Ako hindi ako masyadong alam gumamit ng Nitro pero ito lang. At least yung mga ibang features niya na pwede nating ma-enjoy.
So, kunwari, dalawa yung PDF file na yon para iisa lang yung isasubmit nyo. Ang kinagandahan yan, yung dalawang PDF na yan, pwede mong, you know, combine files with Nitro. Yun. So, pag create, yung dalawang page na yon, kunwari, activity 2. O yan, activity 2 na lang ilagay mo, PDF. Maka-create na yon. So, dalawang page na yan. Titignan mo dito, dalawa na yan. Yan na yun. Pinag-combine mo lang. So, maganda sana kung meron kayong Nitro. Ngayon, kung gusto nyo naman ng Nitro, okay, bibigyan ko na lang kayo ng link para... Pero ingat kayong kumukuha dito sa Get Into PC ha. Kung ano yung ibinibigay sa inyong link, yun lang kasi kabisado ko na kung ano yung walang virus. Okay. Tingnan ko yung version niya. May mga ano dito. Nadali na ako dito. Nadali na ako ng anong tawag doon yung virus na yun? Ransomware. Hindi nyo magagamit yung ano, mapipilitan kayong i-reformat. So, pang 64-bit siya. Sorry sa mga 32-bit. Hanggang dito lang yung kaya kong maitulong na bigyan ko kayo ng installer. Computation naman yan. O, ito. Ito na lang. I-click nyo na lang yan. So, ibigay ko to sa 378 MB yan. Ibigay ko na lang siya sa Teams na lang para meron tayong record ng conversation dito sa Teams. Sir, dito po mga kapatid. Yan, download niyan para sa mga gusto ng Nitro. I-deactivate nyo na lang muna yung antivirus nyo during installation tapos i-ano nyo na lang, ibalik nyo na lang. Sa mga previous videos na tinuturo ko sa inyo, sa Windows 10, ganito mag-deactivate ng antivirus. So, i-click nyo yan, yung shield. Tapos, virus threat protection. Manage settings. Off. Close nyo yan. Huwag nyo nang pansinin yung lalabas dito na pop out. So, that's trivia for Nitro. Kung namumroblema kayo ng Nitro. And again, ulitin ko, hindi ko kasalanan kung ma-virus kayo kung kukuha kayo ng ibang software doon na hindi ko binigay na link. Yung mga binigay ko na link, at least kabisado ko, alam ko yung mga may virus sa kawala. Dahil na-virus na yung laptop ko before. Umaandar ang oras. 33 minutes recording, wala pa tayong masyadong napag-usapan. Ano yung ano yung important concern nyo? Mamaya, mag-chat na naman kayo. Sa totoo lang, sobrang busy ko talaga itong mga nakaraang mga linggo hanggang ngayon. Kinukulit pa ako sa linggen, sa patent. Gumagawa ako ng AutoCAD din na 3D. Yun, yung nakita nyo kanina. Yan, Trinity ko yan. Di ko pa rin naman ganun kakabisado. Inaaral. Meron din kayong 3D na gagawin. Gusto nyo ng ganito na background, white? O pangit? Mas maganda yung ganyan. Para gawing white yung background, ito option. Colors. Ayun. Wait. Apply. Okay. Para mawala yung grid lines, ito lang. Kung sa tingin nyo eh, pangit yung grid lines. Para mag 3D kayo, 3D modeling, para mag bumalik kayo sa 2D, yan, 2D. Yung nagtatanong kanina, sa settings, kunwari gagawa ka ng line, tapos nawala yung ganyan, yung coordinates o yung polar yung ganyan, yung text dito lang yun sa may ano sa dynamic input. So dito meron pa yan kasi pero pag nag-start ka ng new drawing
Supposedly, yan, wala na siya. Wala ka ng... Dapat meron siya. Dynamic inputs. Sige na, magtanong na kayo. Sir, pwede daw inches gamitin, ay pinangsukat. Yung activity o yung sa coupon band? Na rin. Bakit ka gagamit ng inches sa... Di ba, dito pa lang sa AutoCAD, nag-set na tayo dito ng ano natin, ng... tawag na ito, unit natin. Dito sa option na to, di ba? Nag-set na tayo, ayan o. Nag-set ba kayo? Gumawa ba kayo ng profile? Dito? Yes, sir. Yes, sir. O, di kung gumawa kayo ng profile, millimeter na yun. O, bakit tayo na may problema sa inches? Magtanong na kayo. Sir, yung activity 2 lang po yung dalawang copy po, yung activity, yung exercise 1 po hindi na po. Sir. Oo, kasi yung isa naman walang scale. Hindi po, sir. Nahihiya lang ba kayong magtanong o wala talaga kayong tatanungin? Itong mga to, may nabalitaan pa ako, nahihiya daw kayong magtanong kasi, ano daw, nagagalit daw ako. Sino nagsabi nagagalit ako sa sakalin ko? Hindi naman ako nagagalit. Yung boses mo kasi, sir. Hindi ah. Eh, Pangasinan kasi. Pag Pangasinan, eh... Ganun daw talaga, sabi nila. Ewan ko kung ilan ang Pangasinan dito. Pwede ko din namang sabihin ganun, nagagalit kayo sa akin ha, yung boses nyo rin kasi. Sir, may installer po ka ng 2010 AutoCAD po. O, sinong sasagot doon? Nagbigay ako doon sa GC ha. Hanapin natin. Nandun sa General GC. Thank you po, sir. Ano ba? Pagka hindi kayo nagtanong, magpapagawa ako ng maraming trabaho sa inyo. Sir, para kumuha ng area dun sa ano? Ba, ako nang gagawa ng activity pag tinanong mo ako niyan. Ano, ibigay ko na to sa inyo, tapusin niyo na lang lahat ito. Magpa, sir, ah. Ah? Magpa. Bakit nga eh? Sir, wag mo to. Kunti-kunti lang, isi-isi muna. Kayang-kaya niyo to. Ay, may tatanungin nga ako. Bakit ano daw? May mga nag-AutoCAD daw sa inyo nung senior high kayo? SketchUp, sir. SketchUp? Siguro sino, sir? Sino yung may knowledge siya? Ano? Sinong may knowledge na sa AutoCAD sa senior high? Awan? Oh, meron. Cervantes, sir.
Jeric? Saan nyo nakuha, Jeric? May pinag-aralan nyo sa senior high? Yes, sir. Drafting, sir. Si Jeric lang? Sir, si Cedric mo. Cedric? Ay, hindi po. Ay, madingayon, sir. Ni Ponce pala, sir. Ponce, sir. Di basic na basic tong ginagawa nila, yung pinapagawa ko sa kanila, di ba? Oh, ba't di ka umimik? Sketch up. Sino mga nag-sketch up? Kami din, sir. Sir, kami po. Saan school yan? 1G nakaraeg, sir. Ay, Trisha, saan mo ginawa yung ano mo, logo mo? Sir, sa ano? Mismong AutoCAD. Ikaw gumawa na? Hindi ako, sir. Promise. Gawan ko kayo. Joke lang. Yan. Pwede ka na magturo. Mas magaling ka na sa akin. Sir, okay lang ba na malate, sir? Anong malilate? Kasi wala pa akong laptop, sir. Nagigiram lang ako. Oh. Ginagamit ka rin yung laptop niya, sir, eh. Bali, wala ka pang naisubmit na activity kahit isa? Meron na, sir. Dalawa. Yung dalawa, sir. Oh, sige lang. Sige lang. Kung merong instance na ganun, yung mga nakihiram, meron naman akong data ng mga nagsabi na nakikihiram lang. Si April pa, sir, dadating, sir, eh. Tagal pa. Saka meron pang isa na i-concern yung merong nag-PM sa akin kanina, hindi ko napapangalanan. Magdadrop daw dahil nasira yung laptop na ginagamit. Wala nang magagamit. Guys, if you notice, hindi naman ako ganun ka-stricto sa deadline. Masyado nang mahaba yung 1 week or minsan more than a week pa nga for the activity. Kasi yung activity naman na ginagawa natin, yung mga may sariling laptop, tinatapos na nga nila ng ano lang, 1 oras, 2 oras. E di, kung magko-computer shop kayo, pwede nyo gawin yung activity natin. Yung lecture recorded. Yung activity naman, pwede kayong gumawa ng paraan na mag-computer shop or sa mga auntie-uncle nyo na may ano, laptop, makiusap na lang kayo kung bawal kayong lumabas na pwedeng pahiram. Kung doon din lang sa inyo, compound nyo, pwede nyo puntahan, ganun. Huwag kayong magdadrop kung ang reason is walang magamit. Meron at merong paraan yan. Kasi, tignan nyo ah, ang subject na ito ay may kurikosit lang ng computer programming. Prerequisite ng computer programming ang AutoCAD kung hindi ako nagkakamali. So, ang consequence nun, pag nagdrop kayo, hindi nyo makukuha yung subject na susunod dito. So, ang mangyayari doon, madedelay kayo ng 1 year. Kasi hindi mo naman pwedeng pagsabay na kunin yung dalawang subject na yan, yung drinap mo, saka yung kasunod niya, sa isang semester. So, kung siniswerte, pwede mong kunin sa ibang course next sem kung offer sa kanila, pero isa lang ang pwede mong kunin doon. So, delay ka pa rin ng 1 sem. Minimum, delay ka ng 1 sem or worse, delay ka ng 1 year. So, kung mararemedyohan, in-encourage ko kayo, tsagain nyo munang tapusin, samantalahin yung online learning tayo. I appreciate the honesty kasi pwede namang mangyari dun eh. Brad, pakopya na lang ng AutoCAD mo, edit mo na lang yung pangalan. Kasi hindi ako makapagsubmit, wala akong laptop. So I appreciate the honesty, pero ini-encourage ko rin kayo na huwag kayong basta-bastang mag-decide ng pagdadrop. Hindi ganun kadali ang buhay college. Hindi nyo pa yan masyadong ramdam ngayon na naiintindihan ko kasi nasa online learning kayong nag-first year, first sem, and then online learning pa rin ng second sem. Mararamdaman nyo yung talagang bigat ng ano college life sa face-to-face, lalo na yung mali-left behind kayo na yung mga ka-close friend nyo ahead sa inyo ng 1 sem or 1 year, o tapos hindi iba na yung maging mga kasama nyo, ganyan. O, yung mga ganun na experiences, maano nyo yun, may encounter nyo yun kung hindi kayo mag-aaral ng mabuti o kaya kung hindi kayo magde-decide ng maayos. Ang sa akin lang naman, aside from that, is yung expectation ng parents nyo na
magagraduate kayo within four years span of time, baka hindi din ma-achieve yun. O yung personal target plan nyo sa buhay nyo ng timeline yun. Tingnan nyo, pag-isipan nyo muna. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung orientation pa lang, yung panahon nyo ngayon, season nyo to para mag-aral. Yun yung ibig kong sabihin dun. Do your best. Gawin nyo yung lahat ng makakaya nyo sa maayos na pamamaraan, hindi sa kabulastugan, para matapos yung pag-aaral nyo, ma-survive nyo to. Meron pa ba kayong question with regards dun sa activity natin? Sir, dun po sa ano activity to, dun po sa notes, yung pangatlo po, yung scale resizes the drawing. Saglit. Check ko lang itong ano, kung may nagpapa-add. Manage. Sir, may kumakapasok, sir. Ito, chine-check ko nga. Time to time, chine-check ko. Ito, nangungalit na si ano, Ma'am Platon. Okay na ba to si ano, si Jose? Hindi pa rin. Doon na sila mag-chat sana sa ano. Okay na? Sir, si Florentino po. Saan siya nag-chat? Sir. Ha? Kagatong-gatong pa to si MJ, para kang galit. Nasaan yung nag-chat? Ito ba? Florentino. Sir 1C. Yung ano, yung ID number, paki-chat para ano. Anyway, advantage naman itong group na ano, na ginawa natin na ganito. Ta kung sa totoo lang kasi, medyo marami talagang utos sa akin. Saka may mga research kasi ang akong commitment ngayon, saka sa patent pa. Kaya medyo busy talaga ako itong, hindi lang itong SEM, buong year na ito medyo busy-busy talaga. Kaya ang binigay nga lang na load sa akin itong AutoCAD sa kayong dalawang subject, pero medyo mahirap ding i-manage pa rin. May mga kailangang tapusin. Nasaan na? Ito ba? Itong JP tapos na ba? Ayan, Lawrence sir. Yung Lawrence sir. Oh, sige. Tapos na to, Garod. Okay na to. One C. Yun. Lawrence. Nasaan ang ID number? Yung mga hindi nag-attend sa recording na lang, pero ano naman ang content ng recording natin? Yung mga tinanong nyo naman ni... Di ba, like, 140 na tayo. Ewan ko kung ilan pa yung kulang dyan. Okay na ba? Magagawa na ba natin yung activity ng maayos given yung sa mga instructions? Kompleto na ba? Meron daw, sir. Meron na si Florentino. Florentino. Thank you, sir. Nai-add ko na siya. May tanong siya. 106. Hindi naman dagdagan yung... Searching network, si Jan Alberto, wala daw. Diwaw, wala umpisa. Ikaw na kaya, total magaling ka namang mag-AutoCAD. No, walang problema sa akin guys, no, ano, no...
no ano sa akin nun, no problem kung may mga suggestions kayo na mas magandang gawin, ganun, may gusto kayong i-share kasi lahat kaming mga ano mga faculties halos dito ng engineering pero sa civil siguro nalimutan na rin namin tong AutoCAD kasi actually yung exercises na ginagawa natin dito it could be too much na knowledge for you to use sa trabaho nyo soon kasi sabi ko nga sa inyo ang electrical work lang example na pwede nyong maging ano example sandali lang is electrical kung gagawa kayo ng plano check ko yung sinend sa akin yan ano, ng isang client ko ganito lang yung magiging itsura ng AutoCAD na i-edit nyo pero ano pa rin kailangan yung mag-strive na mapag-aralan yung ibang functions niya para pagka napunta kayo sa site, pag inutusan kayo, gawin mo nga to. Hindi mo pwedeng irason na hindi na namin naabot na pinag-aralan yan dati. Mamaya, sinong instructor nyo dun? Yung matabang ano doon, sabihin yung ganyan, kasalanan ko pa. O ganyan. Ganyan lang ang sa AutoCAD ng electrical. Ito, medyo may pagka 3D. Ito, specifically electrical talaga yan. Kasi ano to eh, schedule of loads, electrical yan. General notes, so text. Ito, drawing, circle, arc, lines. O diba? Ito, gagamit lang kayo ng fillet. So another, ano yun, another command na magagamit nyo sa mga susunod na activities, yung fillet. So, it could be a rectangle. If you fillet mo siya, magiging ganyan na yung edge niya. Ganyan lang yung mga examples ng AutoCAD files na gagawin nyo sa electrical. So, ito, pwedeng mayroon nang binigay si civil engineer na floor plan. So, this is floor plan. When we say floor plan, ito yung AutoCAD drawing ng area. Kunwari, ito. Ito yung area ng bahay o unit, meron siyang hagdan, si civil engineer ang gagawa niyan. May pintuan, ito, columns yung mga yan. In other words, sa Tagalog, poste sabi nila. So, columns yung mga yan. Ang gagawin lang ni electrical dyan, lalagyan niya lang ng ilaw. Ito, ilaw. Fluorescent yung mga yan. Ilaw. Ito, ang nilagay lang ni electrical dyan, yun lang, bilog lang at saka line. Ibig sabihin, outlet. So, ang nilagay lang dyan ni electrical, ito. Pero, given na yan, binigay na ni civil engineer itong floor plan. O, sa outlet, yun lang nilagay niya dyan. Ito, nilagay din niya yan, itong block na yan. Ito, yan. Tapos, sa ilaw naman, ito, gumawa siya ng minsan, meron ng ready-made na makukuha ang clip ng mga gamit sa AutoCAD, mga furnitures, ganyan. Ito, pwede din siguro, meron ng ready-made na clip nito. Pero, para naman mag-download ka pa ng clip niyan, rectangle lang naman saka, ano lang yan, rectangle lang yan saka circle. Tapos, ang gagawin mo na lang dyan, copy. Tapos, lagyan mo na lang ng line, palitan mo lang line weight niya. O diba, kung tutuusin, kaya nyo nang gawin. Ito lang, siguro yung sa circuiting niya, ano yung ginamit dito? Polyline. O yung mga dati nang nag-AutoCAD, anong ginagamit dito? Sa circuiting, ayan o, para dugtong-dugtong yung kable. Sige nga. Anong ginagamit na command dyan? Ito, yung kable na yan. Magkakadugtong sa mga ilaw. Ito, ilaw yung mga yan. Single fluorescent, double, single, ayan, magkakarugtong. Yan, straight lang yan, D-line lang yan. O paano yung mga ganito, yung interconnection ng circuits? Anong ginamit dyan? Hindi naman siya straight eh. O, anong ginamit dyan? Tapos, ginamit
Arc, so, pwedeng arc or pwede rin dito sa ito. Pwede din yan. Yan. Yun lang naman ang sa electrical, pero kaya nga sabi ko sa inyo, kung tutusin, kaya nyo nang gumawa. Pero may mga kunting ano pa, kagaya sa 3D, ganun. Eh syempre, alangan naman na hindi nyo i-enhance yung knowledge nyo sa AutoCAD. Kasi ang AutoCAD, guys, yan ang pinaka-basic na software na pang-engineering. Hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo to before. So siya yung pinaka foundation ng software ng magagamit natin sa engineering. Kung hindi mo alam yung AutoCAD, edi paano yung Revit, ganun. Diba? Yung Revit nagagamit din ng electrical engineers yan. SketchUp. Pwede rin yun. Wala na nga tayong time, sana kung mahaba yung time, baka pwede. Pwede rin mag-share knowledge yung iba, yung mga. By the way, anong school ba yung nagturo ng mayroong AutoCAD sa kay SketchUp? AutoCAD eh. SketchUp lang sa amin, sir. Anong school? Sir, 1G po. Binalanan po. 1G Binalanan? Ano pa? Yung iba, yung SketchUp lang din po. Anong school? Manawag National High School. Sino nagtuturo ng SketchUp sa MNHS? Si, Sir... Ano na yun? Sir Janus po. Ay, hindi nyo kilala? Janus, yung nag-aral sa Sa OLMC? Janus. Parang may kilala ako eh. Janus. So okay na, sa activity, talo-talo na tayo, kayang-kaya nang tapusin. Guys, sige na, para Sana all my papa, sir. Barkada yan. Enjoy. Sige na, hindi ko pa ma-close na nag-aantay ako ng tanong. Baka na-trap kayo dun sa kailangan yung tanongin na hindi nyo matapos-tapos yung activity. Sir, yung tanong ko po. Oh, sige na. Ano yung tanong mo? Sa activity 2, yung pangatlo po sa notes, yung scale resources na drawing. Ayaw, saglit lang. Tignan ko yung... I-ano mo nga sa akin yung yung instruction, pwede bang paki-picture design sa GC? Ay, pangatlo, scale size drawing na dito pala. It either makes bigger, smaller, scale. Ito, nandito naman yung yung scale factor niya. Parang continuation lang siya nung sa yung sa scale factor 1.3. Sige po, sir. Parang diniscuss lang niya doon na pag nag-scale ka, pwede mong palitin or palakihin yung object using scale factor kung or scale ratio, kung yung scale factor or scale ratio na gagamitin mo. And FYI din sa mga
construction sites, 1 is to 100 yung default na scale ratio na ginagamit. And hindi ka basta-basta pwedeng maggalaw ng scale doon kasi kagaya nung pinakita ko sa inyong plano kanina, pag may in-scale ka doon, susundin kasi ng nag-i-implement ng project or project supervisor yung drawing. So every detail of that drawing, i-consider nila yun. And then pag sinunod nila yun, as per drawing, tama sila. Pero nung in-inspect nila in actual, yung consultant, sabi niya, masyadong malaki yan. Ano bang nangyari? Nung pala, na-resize mo. Na-scale mo ng hindi mo sinasadya. So, dapat aware kayo dun sa scale na ginagamit. Huwag nyo nang baguhin. Ito, kaya lang naman kayo nagkaroon ng activity na mayroong scaling para alam nyo na mayroong function si AutoCAD na pwedeng magpalaki o magpaliit ng isang object. Scaling. Nagamit ko siya actually dito sa ginagawa kong 3D na AutoCAD. In-scale ko tong cable connector niya. This is outlet cover protection. Ito yung naka-attach sa kable para hindi mawala. Ito yung cover ng saksakan. In-AutoCAD ko siya, pin-AutoCAD sa akin ng patent director sa Linggo. Tapos i-file namin siya as intellectual property. Depende kung papasa as industry design or utility model. Pero hindi na siya original concept kaya hindi na ito papasok na invention. Sana pumasok man lang siya kahit na industry design or mas maganda kung utility model. So ito yung isa sa mga pinagkakaabalahan ko, yung paggawa ng patent. Tapos sa mga research, part ng mga requirements din dito ng school. So sa pagtuturo, yan, mga pinagkakaabalahan din namin yung mga yan. Extension activities, research. Kaya kung may mga time na hindi namin kayo nami-meet, ganun, meron kaming mga activities na ginagawa. May mga inuutos, ganun. Alas 7 na. Baka naman yung iba Sir. Oh. Magluluto pa, sir. Oo nga. Yung line weight po sa... Pwede na ba, sir? Saglit lang. May tinatanong pa si Buwason. Oh. Yung line weight po, sir, sa outline yun, lang po yun. Pero hindi na po gagamitin sa broken lines, di ba, sir? Hindi na. Kung saan lang yung nakalagay yung indicate na paggagamitan nyo, doon lang. Kaya na? Kaya na tapusin yung activity? Hindi na lalagyan ng line weight, sir, yung hexagon. Doon lang sa outline lang of the drawing. Okay. Sige po. Para ma-justify lang yung pinaka-outer niya. Ngayon, may nagtanong sa akin, saan daw ilalagay yung area saka yung perimeter? Kunwari, ito yung drawing nyo. Gawa na lang kayo ng text dito. Area, tapos mayroon ditong line, tapos perimeter, kung ilan yung area niya, tapos perimeter na naman. Doon, basta, what I mean is ilagay nyo na lang siya sa loob ng drawing template. Noted? With regards naman dito sa drawing, may nagtanong, sir, paano to? Pangit yung kinalabasan niya, masyadong dikit-dikit. Sino yung nagtanong nun? Si Cedric ata. Cedric? Ikaw ba yung nagtanong nun? Hindi ko alam kung... Sino? Ha? Sir, yung tumataba po sa kapag nakalign with you. Ay, ba't hindi nag-charge yung cellphone ko? Saglit lang. 1% nito. Matay na. Chine-check ko yung chat kasi. Hinahanap ko. Ikaw ba yung Cedric? Yung nag-chat kagabi? Yung about line weight po, sir? Oo. Yes, sir. Pag naka-on po yung line weight, tumataba po masyado. Oo. Tapos sumisikip. Ang problema kasi natin doon, nagpalit tayo kasi ang original na nakalagay sa activity is 5 yung spacing ng offset niya. So kung naka-5 yan, wala sana tayong problema dahil kahit naka-on yung line weight, meron pa rin spacing between the lines.
makikita pa rin yung ano niya, yung beauty ng drawing. Pero kung naka-on yung line weight niya tapos ang offset mo 1 lang, magdidikit-dikit na yon. Kaya for the sake of the activity, wag niyo na lang i-on yung line weight, pero sabi ko nga sa inyo, dalawa yung isasubmit niyo sa akin. It's the printed and the soft copy. Yung soft copy, i-send niyo na lang sa akin via email, kung magbibigay na lang ako ng email sa inyo na pagsesendan niyo sa akin. Hindi ko nga alam kung marunong kayong tumingin ng file ng ano eh, nung kung ano yung sinib nyo. Yung DWG yun, .DWG. Saan mo titignan yung .DWG? Yung extension niya. Meron na akong ituturo ulit na ano sa inyo. Trivia para makita yung extension. So, kung mapapansin nyo dito sa akin, kita ko yung .dwg. So, yan yung file na sinisave. Yan yung, pag nirequire ko kayong isend nyo yung DWG file, pipiliin nyo kung ano yung DWG doon. Yun lang isesend nyo. Kasi, minsan meron yung .bak. Hindi nyo kailangan isend yun. So, para lumabas yan, yung extension niya, punta kayo sa view, options, change folder search options, view, and then, i-uncheck nyo yung hide extension for known file types. Kasi pag naka-check yan, walang extension. Ayan o, ganyan lang. Pero para lumabas yung extension niya, yung file type niya, i-uncheck nyo yan. Tapos apply, okay. O yan, so bukod sa AutoCAD, may mga trivias pa akong i-share sa inyo para... Uy, lumabas ka. Na-save ko ba yun? View. Options. Change folder. View. Yun. Na hindi ko pala na-okay. Yun. Nandun na. .wg. Okay. So, kung wala nang masyadong concern, i-ano na natin. I-end ko na kasi may mga magluluto pa daw. Yes, sir. Na-late na nga sa kapilya, sir. Yun lang. Ano? Umiiyak na yung anak ko. Bye, sir. Okay, so sir, thank you very much, guys, for your time. And ito, i-share nyo tong group natin ng ano, sa mga hindi nyo pa, hindi kasi 140 pa lang yan. Oh, may humahabol ba? Okay na? Sir, oh, sir. Oh. Anong ibig sabihin po ng use line weight 0.3, 0.5, and 0.8 alternately on angle lines po? Ah, sige. Para dun sa mga nagtatanong doon naman, ito. Di ba may binigay akong ano na, ano yung una, 0.3? Opo, sir. Ah, dito, 0.3 dyan, yung line weight mo dyan. Ano yung sumunod? 0.5. Oh, 0.5 naman dito, sa box na to. Tapos yung sumunod, 0.8. Oh, 0.8 dyan. Tapos dito, 0.3 ulit. Oh, yun. Yun, ganun yun. Okay, thank you po, sir. Okay na? Yes, sir. Kasi yung recording, sir. Oh, sige. No problem. I-send natin yung ano. Sir, yung activity 2 at exercise number, pagsasabahin po. Magkahiwalay na file yun, pero sabay nyong isasubmit na lang. Doon sa mga hindi pa nakapag-submit, okay? Pagsamahin, pagpagsahan lang ba, sir? I mean, isang pasahan. Oo, isang pasahan lang, pero magkaibang kayo. Kasi bang, sir, yung gumawa kayo ng isang pagpapasa na exercise 1, di ba, sir? Tapos meron din po sa kung may ganun, activity to. Kung may ganun na option sa section nyo, magkahiwalay ang pag-submit. Pero okay, may section kasi akong ginawa, I don't know if 1B na magkasama na yon or 1A. Ha? Gets na pero? Pagka magkahiwalay sa assignment, magkaiwala niyo isasubmit. Pero kung magkasama na siya, dalawang PDF mo yun na isubmit niyo sa akin, magkahiwalay. Yung file name nung isa, exercise 1, yung file name nung isa, activity number 2. Sir, ano po pala ang name ng plate sa activity number 2?
O, di activity number 2. Sir. Area and perimeter. Okay, doon sa may kon... Wait, dito. Activity number 2 sa baba niya, area yes, and... Yes po, sir. Activity number 2 dyan, dito area and perimeter. Sir. Hmm. Ano po yung sinasabi nyo kanina, yung ikaka-paste po? Tas... Eto, ulitin ko. I-copy mo to, yung original niya. CO, enter. Kunin mo, i-copy mo. Ayan na yun, i-copy mo na. Ngayon, ito yung i-scale mo. That's for the activity number 2. Okay? Balikan mo na lang yung recording mamaya. Para hindi ko na ulitin. Is para may view yung YouTube. Alright. Sir, yung sa ipapasa po sa inyong DWG na format, sir, kahit na magkakasama na po lahat doon yung ano, yung mula activity 1 hanggang sa dulo po, na gagawin po namin. Gusto mo sakalin kita si Drake? Sir, yun nandun na po lahat, sir. Mula activity 1, parang pagkasamahin na po. O nag-iisang DWG po bawat activity po. Saan yun? Sa DWG ba? Yes sir, yung soft copy po na sinasabi nyo po. Kahit isang DWG lang po. Hindi ah, mahirapan akong i-check yun. Maawa ka naman na. Gawin mo ano ah, i-save mo activity number 1, DWG. O activity number 2, DWG. Exercise number 1, DWG. Ganon. Ganon na lang po sir. Oh. Sige po. Kung talaga si Drake, wala kang awa sa akin. Ano, Danilo? DWG yun, sir. Hindi PDF na isasubmit. Hmm. Ang kagdang-dang yun. Yung sa Gmail lang yata. Pag-ipapasa ni pag-ipapasa na soft copy. Dalawa ang requirement nyo sa akin. Ang requirement nyo, ito, nagsasubmit kayo ng assignment. Oh. So, yun yung magiging, ano nyo, i-check ko lang for the meantime. Kasi di ba alangan naman na hindi pa ako mag-check, idinatabunan na ako ng trabaho. Pero ang pinaka-requirement nyo sa akin, yung portfolio nyo, yun yung number one. Ang number two, yung soft copy. Kaya yung soft copy, yun yung compilation nyo ng activity 1 DWG, activity 2 DWG, ganon. So, gets, ang unang requirement, yung portfolio. Nakalagay sa folder lahat yung mga activity nyo. Pangalawa, yung soft copy nun. Pero kaya kayo nagsasubmit ng assignment ngayon para ma-check na. Saka para alangan naman na ano, minsanan yung isubmit yung lahat na yan, hindi ko na alam kung ginagawa niyo o hindi. Gets na, Danilo? Sir, yung hindi pa rin. Kailan submission, sir, ng yan, Danilo? Ng ano? Hindi sir, kasi yung mga turn in ko, yung activity 1, ang na-turn in ko doon na file. PDF karoon. Ipiprint nyo yun pagdating ng midterm, tapos isasubmit nyo sa akin. Pero magsasubmit pa rin kayo ng soft copy nyan. Ang soft copy na isasubmit nyo sa akin, yung DWG nya. Bakit hindi mo sinisave yung ginagawa mo? Nakasave naman sir. Oh, yun. Pwede namang magganito. Baka sabihin nyo hindi pwede eh. Ito may papasa yung... Kunwari ito. Panoorin nyo to. Hindi ko alam kung magiging beneficial sa inyo to. Saglit lang. Kunwari, yung Cedric, nandiyan ka pa. Cedric. Yes, sir. Kunwari, ginawa mo yun sa isang file lang. Ngayon, ang gawin mo, mag-open ka ng isa dyan. Tapos, copy, i-cut pala. Kung gusto mo, ang ginagawa ko kasi, kinakopy ko muna siya para hindi mawala yung kopya ko niyan. So, kung ano yung kinopy ko dyan, yun naman yung ikakat ko. Saglit. Select, and then cut. Uy, ano nangyari sa'yo? Hindi ka na-cut. Pag hindi kasi pwedeng copy pero pwede ang cut. Yun, cut. Tapos control B mo diyan. Ayun, nandiyan na. Save mo na siya ngayon. Different na DWG, activity number 2.
Gets? Kung paano mag-save kung nasa isang DWG lahat ng drawing? Kung paano gumawa ng separate DWG? Okay na? Recorded naman siya anyway. Kung pwede niyong balik-balikan. So ano yung pinakita ko? Ibig sabihin, pwede kang magkopya ng clip or ng drawing from one file to another file by using not copy, cut. Cut command. Okay? So, kung gusto nyo may maiwan na kopya doon, bago nyo i-cut yan, i-copy nyo muna sa tabi niya. Tapos kung ano yung kinopy nyo, yan yung i-cut nyo para hindi mabura doon sa original file. Gets? Eh, lumalabas yung tanong pag magpagbababay na eh. Sir, paano yung concern? Yung mga ginawa ko doon sa, kunyari, magkakaroon na ako ng laptop. Tapos yung mga ginawa ko doon, aba, iho, pwede mo ilagay sa flash drive. Doon ko na. Okay, sir. Sir. Oh. Yung sa exercise 1 po, mm. Pag paper print na po, mm. Yung naka-hide po na line weight, i-unhide po namin pag kuan par kahit kuan na po, hindi na po makita yung mga line. Mm-mm. Doon ko na lang i-check sa soft copy, no? Sige po, sir. Ibig sabihin, kaya nyo tinanong yun kasi alam nyo nang gamitin yung function ng line weight na kapag naka-on yun, kita mo talaga yung realistic line weight niya. Pero pag since pag ang mangyari, pag naka-on siya, magdidikit-dikit, kaya hinahide nyo na lang siya. Sana nagigets ng iba. Yung mga hindi na open ng AutoCAD ng iba dyan, bahala kayo dyan. Hindi ko nakasalanan yan. Sir, okay lang po ba na short coupon band muna i-print yung activity number 2? Hindi naman po siguro may iba yung sukat nun. For the sake of your activity, para ma-perform mo lang siya, yes. Pero pag isasubmit mo sa akin, long pagprintan mo. Kung ang ano mo lang, Christine, ang plano mo lang is para masukat mo lang, ma-ruler protector mo lang, okay lang yon. Hindi naman may iba, correct. Sino pa yung nagtatanong? Ganado kayong magtanong pag magbababay na. Sige lang. Sir, nag-uunahan pa kayo. Sige, ano? Sir, doon sa line weight na sinasabi niyo, sir, yung apat na box. Kapag, ano yun, sir, di ba? Pag 5 po yung, ano? Pero pag 1 lang po yung ginamit, sir, okay lang na hindi lagyan ng line weight. Nalagyan mo, iho, tachichikin ko yung line weight nun pag sa soft copy. Ilagay mo, pero gamitin mo yung hide line weight para hindi siya pangit pag print. Okay po. Sino pa yung isang nagtatanong na sumabay? Sir, yung ano, yung soft copy po ng mga TWG, pwedeng ilagay na lang po sa mga, sa isang folder, tapos ipasa nyo, hindi. Inulit mo lang yung sinabi ko, iho. Ilalagay mo yun sa isang folder tapos i-email mo sa akin pagka sinabi ko nang i-email na. Hindi ako magpapasubmit ng flash drive, ah. Baka sabihin niya magpapasubmit ako ng flash drive. Baka mademanda ako dyan. Kung baka yung mga DWG, sir, ilalagay ko lang po sa folder. Kung baka yung pangalan ng folder is AutoCAD, then ipapas po sa inyo through email. Oo, pero hindi mo yun masasubmit na naka-folder. Pwede pag ginawa mong zip. Hindi ko alam kung alam mong gawin yung sinasabi ko. Ayan o. Add to archive. Kung meron kang WinRAR. Kung wala kang add to archive, ang gagawin mo? Sir, meron po. Meron kang WinRAR, sir. May add to archive, sir. Ano ba? Sir, about po dyan. Ano pong ilalagay, sir? Sorry po, di po ako magsalita. Maingay dito. Ayaw po gumana ng audio ko. Ah, yung nag-activate ng AutoCAD. Hanapin mo yung video. Sino ba to? Mark Daniel. Naglagay na ako ng video yan. Ayaw mo panoorin yung video ko? Para madagdagan yung views. O talaga. Panoorin mo. Awal kumikita. Anong kumikita? Walang kita. Alright. Walang kumikita dyan. Kailangan, kahit i-search mo yung criteria, hindi pa yan, ano,
Hindi pa yan pasok sa kriteriya ng kumikita. Anong pangalan na nun? Hindi ko nga alam kung paano tignan. Saan dito yung videos? 1K sub, sir. O, 1K sub. O, tignan mo eh. Bakit ilan na ba yun sa akin? Wala pa nga atang 50. Tapos, kayo, mga ano kayo eh. Mga, anong tawag doon? Yung titingin lang pero hindi naman nagsusubscribe. Bahala kayo dyan. Salamat na lang sa lahat. Saan na yun nga eh? Hindi ko na alam paano ba gamitin to. Saan ko titignan yung videos ko? Sir, pwede po magtanong. Your channel yata, sir. Ano, magtanong ka na? Nagtatanong ka na. Sir, sasama pa ba yung area nung sa loob ng stitch line, sir? Area sa loob ng? Stitch line. Yung stitch na line, sir. Yung sa may octagon yan. Yung doon lang sa loob ng octagon na yung sa ano. Hindi kasama yung sa ano yung octagon. Bali ang kukuhanan nyo lang ng area doon. Ang technique doon, yan tuloy, magsasabi pa ako ng isang trivia. Kukunin nyo yung area ng buong figure na yon, and then yung area ng octagon, tapos pagmamainusin nyo. Tapos kung ano yung namainus nyo doon, yun na yung yun kung ano yung lumabas na ano doon result sa pinag-minus nyo, yun yung ilalagay nyo na area. Kumbaga butas yung octagon doon. Sir, isasama po ba yung sakop ng broken line? Oo. Yes sir, yung stitch line sir. Isama mo at hindi naman yun butas. Nasaan na dito yun? Ito. Si... Click. Kung ano yung version na compatible sa laptop nyo or sa desktop computer nyo. So, checking this operating system, this is... Okay na. Okay na tayo o may tanong pa? Sir, okay lang po ba, sir? Okay na, nagnasagot na yan. Oh, regarding activities, may tanong pa ba? Pagana sir siguro. Panagluto la. Panagluto la. Panangan la. Pinagluto ko na sir. Ayun na, hindi ako kumikita dito. Wala pang kita yan. Padamiin nyo lang, share nyo para kumita. Baka naman. Hindi nga kayo nagsusubscribe. Sir, pwede na mag-leave. Ha? Ibus natin. Pwede na mag-leave. Oh, pwede na. Sige na. Yung mga wala nang ano. Pwede na. Eh, dali lang. Download ko lang attendance. Saglit lang. Attendance. Nag-leave na nga yung iba. Sir, paano examination sa inyo? Mag-uutokad. Yes. Floor plan, sir. Pag-o din ang output, sir. Ayun yung magiging... 3D modeling. Pag-iisipan ko yung... Pag-iisipan ko yung ano, yung mahihirapan kayo. Combine ba ang ano, sir? Ang midterm at saka final? Hindi, parang isang output. Hindi, separate. Siguro mga 10 activities, ganun, sa midterm, ganun. Eh? Sabi balagbag, sir, ah. Grabe naman. Kaya niya yan. Okay na ba? Ngayon kayo magtatanong kung kailan ano na. Yung iba ay nawalan na ng gana. Nagsialisan na kanina. Para kayong mga binuhusan ng tubig na mainit na hindi kayo magsalita. Yes sir, yes sir. Sige na Garod, kung wala na kayong tatanungin. Kung sakali man ano. Tignan nyo kung... Mayroong chance ulit na magagamit natin tong group na to, itong overall para minsanan yung ano, yung pag-ano natin, pag-discuss. Thank you very much, Garod. Kung wala nang tanong, salamat na lang sa lahat. Hi, sir. I-send ko tong tong recording doon sa GC na pang overall. Bye, sir. Oh, sige, sige. God bless, God bless. God bless, sir. Ingat. Salamat, sir. Sige, sige. Sige, sir.